やろう、始めよう。Di sana magas pang mga dulo. Yan, mapapansin nyo yan kung ano yan. Yan, malagkit siya, oh. So, yun mga kaidol. Gagawa tayo ng pangbahay na iba pa ang gagamitin. Kasi request ni Erica Mukbang, ESMR, nag-request sa akin na gagawa ako ng pangbahay at iba pa yung gagamitin. So, ito rin mga kaidol. Gagawa tayo. So, kung napapansin nyo dyan, marami tayong ingredients kasi gagawa din ako ng pangtinda ko bukas. So, bali ang gagawin, ang gagamitin natin dito yung isang kundis saka dalawang ibab para yan sa gagawin natin ngayon yung pangbahay. So gagamit ako ng cup mga kaidol para madali yung masundan. So itong cup na to, ito yung ano, 1 cup. Ayan, 1 cup 250 ml. Yan, ito yung pinakamalaki na measurement na cup. So maglagay tayo ng tubig dito na apat na cup. 1, 2, 3, 4. Ito yung tubig na papakuluin natin mga kaidol. Ito yun, apat na cup. So papakuluin natin to. Sino mga kaidol, pakuluin natin yan. Natin. So ito yung kasaba natin mga kaidol. 30 kilo pero 1 cup lang yung gagamitin natin. Taka lang tayo ng 1 cup. So ayan, 1 cup kasaba. Tapos mga kaidol, yung isang ibab, ito yung pangtunaw natin dito sa kasaba. Haluin lang natin. So ito na yung pinakalitis nating recipe mga kaidol sa ice cream natin. Pangbahay lang, pwede tayong gumawa ng kunti-kunti lang. Pang konsumo lang natin, halimbawa may mga okasyon, pwede kayong gumawa niyan. Depende sa inyo kung gaano kadami yung gagawin nyo. Sundan lang nyo yung ingredients. Halimbawa, gagawa ka ng marami, adjust na lang. Dagdagan nyo lang yung ingredients natin. Recipe na ito mga kaidol, pwede tayong gumawa kahit saan dito. Sa ibang lugar kasi, mahirap talagang kumanap ng gata, lalo na sa abroad. So marami tayong mga followers sa abroad na laging nag-message sa atin na nahirapan silang kumanap ng gata doon. So ito na yung sagot sa mga katanungan nyo na pwede na tayong gumawa ng ice cream kahit walang gata. Ayan, pwede na yun mga kaidol. So ayan na mga
mga idol, yung tubig natin. So, kumulo na siya. So, lagyan na natin yung saba natin. Kailangan mga idol, yung tubig natin kulong-kulo talaga para paglagay natin sa kasaba luto agad siya. So ayan o, papansin nyo. Ayan, luto agad siya. So ilalagay na natin yung mga ingredients natin. Ayan. Tapos mga idol, yung isang ibab natin, lagay natin dito sa bowl. Ito yung pangtunaw natin sa milk boy mga idol. Tsaka sukal. Ayan. So yung milk boy natin. So hindi ko na lang to susukatin. Kasi 1/4 to mga idol. 1/4 kilo yung milk boy. So hindi ko na lang siya sukatin dito sa cup. Diretso na lang natin lagay. Saluin na natin. Tapos yung asukal natin, 30 kilo yung asukal natin. So maglalagay tayo ng asukal na maglalagay lang tayo ng 2 cup mga kaidol, 2 cup na asukal natin. Kasi mayroon pa tayo isang condense. So kung ayaw yung sobrang tamis yung gawa nyo, pwede yung i-adjust yung asukal. Halimbawa gagawa kayo ngayon, so itong recipe na to, tapos natamisan kayo kaya nakulangan kayo, so pwede natin i-adjust yan. Nasa atin lang yung nasa atin na lang yun kung saan tayo comfortable sa tamis. Halo natin dito sa ating saba. Ayan. Tandaan nila natin muna kasi hindi pa siya na
tatalsik yun pagka bilisan natin paghalo. Pwede kayong gumamit ng hand mixer dito mga idol. Pero sa akin kasi, mas komportable ako sa ganitong halo. So, depende na lang sa atin kung saan tayo komportable. Yan na lang ang gagawin natin. Kasi nasanay ako sa halo na manual talaga. Sanay ako sa pangmalakasan. Sa mga nagtatanong dyan na kung pwede sa blender, hindi po pwede sa blender to kasi baka hindi kakayanin. Saka ang blender kasi sobrang lapot, baka masira yung blender. Saka pag ilagay sa blender to, sigurado aapaw siya kasi maliit lang yung blender. Aapaw yan. Gawin natin sa maliit. Pag ganyan mga ka-idol, ngayon ganyan ang lapot na yan, hindi talaga mag-crystallize yan. Natin yung condense mga idol, yung pinakamalakas na so ito mga ka-idol, katapos nito, mahalo natin lahat ng ingredients. Pwede natin palamigin sa freezer to o kaya sa tubig na may ilo. Babad natin. Babad mo natin saglit. Yung napapansin nyo, no? Mainit pa yung gilid. Pagka yan ay imimix natin, kung papalsahin na siya, medyo mahirapan tayo kasi mainit pa siya eh. Tsaka yung yilo natin madali, mabilis siyang matunaw kahit may asin kasi mainit pa siya. So pwede natin siyang palamigin. Pwede sa inyo kung saan nyo pwede palamigin. Pwede sa freezer. Pero wag lang masyadong matagal mga idol kasi pagka sobrang tagal din, ano na yan, maging maha yan. Lalapot na yan siya. Maging maha, hindi na natin mahalo. Hindi na siya mag-expand. Masobraan sa ano, freezer, sa freezer. Pero pag sa babad, sa tubig na may ilo, walang problema kahit magtagal siya kasi hindi naman siya titigas. Ang freezer kasi ano siya eh, talagang udo yung ano niya eh. Magiging ano yan, pagka yan ay hayaan natin doon overnight, siguro pag kinabukasan yan, parang bato na yan. Ayan. So yung mga kaidolo, hindi pa nga siya ano, hindi pa natin na siya nahalo ng gusto yan. Parang ice cream na siya oh.
Parang ice cream na siya yung texture niya, parang ice cream na siya. Hindi pa natin ano yan. Yan o. Parang ano na. Yan o. So, yung magkano sa pressure ko ilagay? Ito lang natin sa baba ilagay. Pwede naman dito pero puno kasi ng ano, puno ng yelo. Yan. Ito yung gagamitin ko bukas. Dito ko lang sa ilalim. May ano pala doon. Dito ko lang sa ilalim ilagay. Yan. So ayan muna natin mga ka-idol na kahit mga 15 minutes bago natin kunin. So malamig na yun. So ayan mga ka-idol, habang pinapalamig natin yung ice cream natin, so mag-prepare na tayo ng ano dito, ng yelo sa palanggana, para pagkukunin na natin yun, diretso na natin dito, haluin na natin ng tulo-tulo yun. Ganyan lang makakita ko. At tingin lang. Ang yelo mga ka-idol, oh. Sobrang laki. Ang lalaki ng mga yelo. Hindi ka marunong gumawa nito. Maliit lang yung hilo. Kailangan malaki para hindi tayo lugi. Ayun. So yung mga idol, lagyan natin yung asin. So, napakalaki yung palanggana natin para tayong maglalaba dito mga idol. Ito talaga ang proseso natin mga idol, kasi gagawa lang tayo ng konti lang, so hindi natin mahalo doon sa malaking panghalo natin. Kaya ito lang talaga ang paraan natin para paggawa tayo ng ice cream. Lagyan na natin. Sabi yung usok mga idol, usok yung yelo. Nalagyan natin ng asin. Siya naman kayo doon. Sana natin ang kumbate. Mga ka-idol, tsaga-tsaga lang talaga to, kasi hindi natin makukuha to sa isang iglap lang. Ito yung pinaka
Gamitin natin yung malaking mga ka-idol, yung malaking pahalo. So ito mga ka-idol, titigas to konti habang inahalo to. Habang inahalo natin to, titigas siya. Titigas na, titigas siya. Pero hindi pa yun ha, hindi pa yun siya sakto mga ka-idol. Pag malampasan natin yung tigas mga ka-idol, tapos habang patuloy pa rin tayo sa paghalo, pag malampasan natin yun, pag lumalambot na siya, yun na yun. Tapos pag lumalambot na siya, tuloy pa rin natin halo yan. Hanggang sa makikita na natin na nag-smooth na siya, nag-creamy na siya. Yun, pwede na yun. Pwede na natin patigasin yun. So wala tayong makikita ng crystallize doon o kaya anong magaspang doon, wala yung mga ano. Yun na yun mga idol. So ito titigas ko kasi mayroon na siyang ano eh, yung malamig na yung gilid niya. May yelo at asin na siya sa paligid. Kaya habang hinahalo natin siya, titigas yan. Tapos pag malampasan natin yan, yun na yun. So ayan, kung napapansin nyo yan, yan. Parang creamy na siyang tingnan pero hindi pa yan siya mga idol. Kasi malalaki pa yung ano niya, yung texture niya. Parang ano pa siya, hindi pa siya pino. Ayan mga idol, kung titingnan nyo yan, parang ice cream na yan mga idol. Yan o. Kunti pa lang yung halo natin, wala pa tayo, hindi pa tayo na hirapan, hindi pa tayo napapagod. Pero yun, pagpatigasin natin yan mga ka-idol, pag yan ay tumigas na tumigas talaga, grabing sobrang tigas yan mga ka-idol. Yan ay yung sinasabi nyo na pag yung ice cream kong ginagawa, sobrang tigas. Ito na yun, mga ganyan lang. Yan lang. Kailangan natin patigasin yan, bago natin patigasin yan, makuha na talaga natin yung smooth niya, yung creamy niya. Smooth na siya. Yan o, oh, lumalambot na siya. Tumitigas na siya mga ka-idol o. Oh. Tigas na siya. Kasi may ano na siya eh, asin at yelo sa gilid. Yan. Para alam niyo kung para alam natin na kulang pa pala sa halo 'yun o kaya hindi pa natin nakuha yung tamang ano niya. Yan. O atakihin na natin 'to. Tapos yung pangalan yung mga idol, yan, magbagsak-bagsak niya rin para yung katulad lang sa ano, katulad sa paggawa natin sa marami, yung ginagawa ko na mano-mano, yung panghalo, parang ganyan lang. Kaso lang, hindi natin magawa kasi nga yan, kunti lang siya. Yan, parang gano'n lang siya. So yung mga idol, so, parang napapansin ko mga ka-idol, kasi nga, hindi tayo gumamit ng gata dito, puro ibap. So, parang napapansin ko dun sa gumamit tayo ng gata, at dito sa ngayon na ibap yung ginamit natin. Parang ano siya mga ka-idol, oh? Wala siyang masyadong bula. Oh, makinis siya mga ka-idol, kinis yung texture niya. Oh. Yan, makinis. Wala siyang masyadong bula. Ayan. So, parang mas maganda itong ibap. Tsaka, mas maganda talaga yung ibap. So, pag matapos natin to, mapatigas na natin, yung lasa na naman ang alamin natin. So, siyempre, titikman natin to kung anong sakto ba sa lasa. So ayan mga idol,
Ayun na mga idol, kung napapansin nyo, yan, lumambot na siya. At nag-expand na yung ice cream natin. Yan, nag-smooth na siya. Yan, lumambot na siya. Nalampasan na natin yung tumigas kanina. Yan, kung pansin nyo yung panghalo, malambot na siya. Yan. So, ayun mga idol, antayin na lang natin yan na talagang ano na siya, mag-creamy na siya. Antayin natin mag-creamy yan. So, halo pa rin tayo. Pag halo niyan, hindi na masyadong malakas. Ano na lang, alalay na lang siya. Yan o. Kung napapansin nyo, malasa na yung ice cream natin. Yan o. Yan. Yan na lang. Tapos yung gilid, i-ano natin yung panghalo natin sa gilid. Kasi tumitigas na yan mga kaidol, yung gilid na yan. O, yan o. Yan o. Tigas na yan. Lagi natin ayan, sa gilid. Yan. Yan. O. Lagi natin mag-cream, mag-ano siya. Creamy siya. Smooth na siya, o. Ayan, kung napapansin yung ano, yung nilagay natin kanina na yellow at asin. Ayan, tubig na mga kaidol. So, ibig sabihin, mahaba-haba na yung digmaan natin sa paghalo. Siguro, nasa mga 45 minutes na. Ayan, bago natin na kuha yung ano niya. Ayan. So, ayan. Siya. Tayo na natin na mag-creamy. Tapos, lalagyan natin ang flavor. So, ice cream na yan mga idol. Pag tumigas yan, ice cream na yan. So, pagkaganyan na mga idol na parang nagtubig na yung yellow natin. Ayan, marami ng tubig. So, ingat-ingatan na lang natin yung ano natin, yung ginagawa natin, baka mamaya matapunan ng tubig yan, ganyan-ganyan, no? Kasi tubig na yan, eh. Yan. Baka matapunan siya ng tubig. Sobrang alat yan, kasi 2 kilo pa naman yung nilagay natin. So, maalat pa sa dagat yan. So, pag natalsikan yung ginawa natin, so wala na, masisira na yung lasa, mga idol. Siguro, masisira na yung lasa, hindi na siya sarap. Yan. Yan, napapansin nyo. Yan, kung napapansin nyo yung patak niya kanina, bubo pa. Hindi tulad niya, no? Yan. Na ano na siya? Lambot na siya nga doon. Ano siya? Smoke na siya. Hindi tulad kanina na talagang pirsado yung paghalo natin. Kukurin natin yung gilid mga idol. Ayan. Kukurin natin yung gilid kasi tumitigas na yun. Ayan o. Kung napapansin nyo yun o. Gilid tumitigas na yun. So, tsakaan lang talaga ito mga idol. Kung gusto nating ice cream na masarap, kailangan muna natin maghirap. Ayan. Kasi,
sariling gawa natin to eh. Yan. So, yan mga ka-idol. So, lalagyan natin ng flavor yan. Okay-okay na yan. Masarap lang ice cream natin dyan. Ayan. Yung mga ka-idol, oh. Ice cream natin, oh. Smooth na smooth siya. Ayan. So, hatiin natin sa dalawa mga ka-idol kasi bali dalawang flavor ang gagawin natin. So ayun mga ka-idol, lalagyan natin ang food coloring. So unang ilagay natin sa ito yung avocado flavor natin mga ka-idol. So unang ilagay natin yung food coloring na green. Yan. Tapos i-yellow mga ka-idol. Kulay yellow. Yan. So ayan siya. Para pag mix natin yan, yung kulay niya maging avocado siya. Ayan mga ka-idol, pansinin niyo yung kulay green na food coloring. Haluin ko yan kung anong kulay niya. O ayan. Ayan. Ayan yung kulay niya. Para siyang pandan yung kulay niya. Ayan. Pag isama natin yung ano, isama natin yung food coloring na dilaw. Sama natin. So, pansinin nyo mga ka-idol kung anong kulay lumabas. Ayan o. Diba? Ayan o. Diba naging avocado yung kulay? Ayan o. Ayan. Yan dapat mga, yun ang mga, yan mga ka-idol o. Naging avocado. So, yan yung purpose dyan. Bali, dalawang kulay ang yan. O, diba? Napakaganda ang kulay niya. Avocado, avocado talaga siya. Tapos, lagyan natin ng flavor. Yung binili natin kanina na avocado powder. So, ang brand nito mga ka-idol, enjoy. Enjoy yung brand niya. So yung mga ka-idol, lagyan natin ng mga tatlo, apat. So okay na yung ka-idol, mga ka-idol, kasi kunti lang naman. Pero depende sa inyo kung depende sa atin na yan kung damihan natin ng flavor. Pwede din. Tayo masarap na ice cream mga ka-idol. So bago tayo magkakaroon yan, siyempre paghirapan muna natin. Ganun talaga sa panahon ngayon, walang madali. Kailangan nating magtiyaga sa lahat ng bagay. Hindi natin makuha sa simple lang. Kailangan talaga natin pagtrabuhan. So, ayan na. Pwede na yan mga ka-idol. So, yung isa na naman. So, ayan mga ka-idol, yung ubi. Ubi natin yan. Mga ka-idol, yung ubi natin. Yan.
Tapos, libor. Libor natin na powder din. Tatlo din. Pag mayroon kayong mga okasyon na tulad ng mga birthday, mga pangpamilya lang, pwede tayong gumawa nitong mga idol. Hindi na kailangan nating kumuha pa ng mga malalaking sorbetes. Na lang. Pero kung malaki naman yung party talaga, doon tayo sa maramihan talaga. Yung katulad sa akin na ginagamit ko sa pang-business, pang-binta. Yan o. Ubi-ubi talaga siya mga idol. Ice cream talaga siya o. Yan, pag tumigas yan. Ganda yan. So, ilalagay natin sa anong sa tupperware mga idol. Tapos, ilagay natin sa freezer. So, bukas ng umaga, ano na yan, matikas na yan. Lagyan na natin sa tupper wheel. So, yan lang. Sabay lang natin yan. Yan. Yan yan maglagay mga idol. Pag isang lagayan lang, tapos dalawang flavor. Hindi na yan sila mag... Ano? Yung mag-itawag dyan. Maglayog sa Bisaya pa. Ano? Oo. Yan. Yan mga idol o. Yan. Lagay natin sa freezer mga idol. So naka I love tagig pa yung ano ko o. Tupperware mga idol. So takpan na natin. Yun. Ito sa freezer. So na yung ice cream natin mga idol. Ayan. So... Testing na natin. Mga idol o. Mga idol o. Yan. Meron na tayong masarap na ice cream. Okay mga idol. So, tikman natin. Tikman natin mga idol. Sarap mga idol. Okay yung lasa. Pati yung texture na, yan o, pansin ninyo.
Di sa magaspang mga kaidolo. Yan, mapapansin nyo na kung ano yan. Yan, malagkit siya, oh. Yan. Maganda yung ano yan, mga kaidol. Texture yan. Napapansin nyo yung tunaw niya, oh. Yan. So, yun lamang po, mga kaidol. So, maraming maraming salamat sa panonood nyo. At sana hindi kayo masawang manonood sa mga video natin. So, yun lamang po mga idol. So, God bless ang inyong lahat. Bye-bye.